So ayan po mga kabutiti, ito na lang natira guys oh. Ang lawak po ng taniman ng kamuti natin. Yun oh. Hanggang dulo yan guys, kamuti po ang itanim natin dyan. Kamuti ang area na yan. Hanggang dito, nakatawid pa dito. Kamuti po itanim natin dyan. Tapos yung doon na mas kabila ay kalabasa. Sa gitna naman yan dyan, ang itanim natin dyan ay ampalaya. Yung sitawan at pipinuhan dati ay ang itanim natin dyan ay ampalaya. Yung doon naman sa gilid, yung sa gilid doon sa kabila ay doon po ang pipino hanggang doon po sa kaduluduluhan. So, pero gastos guys, grabe. So, 7 araw po yung babayaran natin. Tagpipitong araw po sila. So, nasa 5,000 mahigit yung mabayaran natin bukas. Grabe no. Tapos yung dito naman guys, yung iyang maisa na yan, ay ang ipalit natin dyan, atsal. Yan, atsal ang itanim dyan. Atsal ang itanim natin dyan. Marami tayo, para marami tayong tanim. So yan oh, oh di ba? Lawak na. Nakaabot pa ang kamuti dito guys oh. Ito kasi ang ano guys, boundary ng lupa. Ito yung boundary ng lupa. Boundary, nandyan po yung muhon eh. Muhon, sa may imbornal. Tapos ang dulo naman doon sa kabila. So yan, magtanim tayo, magsipag tayo magtanim para hindi tayo magutom. Pag halimbawa ay tag-ulan, wala tayong vlog, so may makain tayo, di ba? So yan, kamuti yan dyan lahat. Ang advantage lang kasi dito guys, kung magtanim ka dito ng gulay, ay wala kang problema ng tubig. Kung magdilig ka, kasi andyan lang yung ilog oh. Yan, ilog oh. Nandiyan lang yung ilog oh. Tapos yung itong maisa na to, palitan to ng atsal. Tsaka ang mga bulaklak. Nandito yung mga bulaklak ni Mama oh. Yan. Ang ganda ng bulaklak ni Mama. Ang daming bulaklak dito guys. Yung bulaklak ni Mama oh, napakaganda bulaklak ni Mama, ayan oh. Mahilig kasi si Mama magtanim bulaklak, so ayan. Malawak, may mga manok na tayo, may mga alaga na tayong manok guys, naglimlim na yung 4 na inahin. So yung pispa natin nandiyan. O, di ba? Malinis na guys ang paligid. Oh. Ayan sila oh. Malawak na yung ano. May mga talong na rin kami guys oh. May mga talong na kami tinanim, talong, you know. Bawat kanto may mga talong. Kasi yung talong dito na tinanim namin guys, si Brando kasi si Bayaw, nag-spray po ng pampatay ng damo. Eh ngayon, pati yung talong na damay. So magtanim na lang kami uli. Yung talong na lang natira, yung mga malaki. Ayan o. Iyan lang natira sa talong namin guys. Yung mga malaki. Pero yung maliit guys, wala, patay. So yung doon naman guys, yung doon banda, kalabasa po yan. Yan, inisprihan na rin yan pang patay ng damo. Yun, nag-yelo na nga ang damo o. So, puro kalabasa yan dyan. Pero ang kalabasa, lagyan po natin ng yellow corn. So, sa gitna, lagyan natin ng mais. Kasi may mga manok na tayong inalagaan. So, siyempre, magtanim tayo ng mais para ipagawa natin ng crack. Para ipakain sa manok. So, dito naman, ang palaya itanim dito, ipalit. So, malinis na. Napakalawak nitong kamutihan guys. So, pag mataniman na. So maghanap po ako ng kamuti guys, yung kamuti po na magkalaman yung mga ano, yung mga katay. Yan natin itanim.
So dito guys, oh, may saging na rin kami dito, oh. Tumaba na yung saging na tundan. So yan, may tundan na tayo na saging. Tapos yung bahay ko ay hindi pa talaga matapos-tapos. Talagang sana guys, palarin yung channel natin para kumita na malaki, para mapatapos natin itong bahay. Kasi itong bintana nito kasi guys, ay naka-design kasi ito sa glass. So ilang bintana ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima, anim na bintana kasi ito. So hindi pa natin matapos-tapos kasi ang budget. Pero itong dingding nito guys, ang nag-sponsor talaga dito sa dingding na to, itong green, ay si Ate Sil na Pahit. Shoutout kay Ate Sil na Pahit. Pati si ano din, nag-sponsor din si Ma'am Linda from California. Pati si Ate Charma. Si Ate Charma naman yung pinto. Siya nagpagawa na sa pinto. Yung sa flooring naman ay si Ate Linda. Linda from California. Si Dingding ay si Ate Charma. Tapos sa akin na yung iba. Tapos yung rambutan guys, oh, nagtumaba na yung rambutan natin. Ayan. Tapos yung niyog dyan guys, oh. Gawin daw sanggutan ito ni ano, ni Kultuto, para pang yung pang gawin natin suka, you know. Bukas bili ako ng kari sanggot. So dito sa Timbutiti House guys ay palawakin natin yung mga taniman para hindi tayo magutom. Ako nga guys, minsan ay nagtatabas din ako dito, eh. So yan yung mga manok natin, oh. Oh yan. Yan yung mga yan. Yung manok na yan, maglilimlim na yan. Malaki. Ah, 17 pieces na yung manok natin. Yan yung palaisdaan natin, guys, oh. Yun. Tapos itong ayusin ko to. Budget lang talaga ang kulang sa akin kasi guys, eh. Magpakain tayo ng manok guys, pakain tayo. Yan. Ayan, may mga manok na tayo guys. Asan kayong iba? Ano pa sa gumagala pa kasi. Yung isa guys, oh, napakalaking manok yan. Basilan po yun ng manok. Yan, nagdatingan na yung iba. Pag magdami na itong manok natin guys, oh, mag-ihaw, mag-katay. So marami na yung manok. Ilan ito dito? 2, 4. Oh. Asan yung iba? Ilan ito nandito? 2, 4, 6, 8. Yung 4, wala pa. Oh. Yung ibang manok nasa galaan pa. Yun. Malinis na yung paligid natin guys. Wala nang sawah. Malinis na. Tapos malapit lang kami sa highway guys. So yun, oh. Tonton, mura na ba kag orasan matulog kay kagabi, eh.